Hello everyone, dan magandang araw, umaga, gabi sa inyong lahat. Nakapag-create ulit ako ng panibagong sharing sa inyo na alam ko na makakatulong ito sa inyo. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa mga nakaraang video ko, execute. Kasi kapag napakinggan nyo yung video na ito, tapos hindi nyo naman in-execute, siyempre, kayo rin naman yung makakapagpatunay yan. So, ayan. Ang mission ng aking finisher ng IMG o International Marketing Group is financial literacy. And 10 million financially educated families by 2025. And yung book sa baba, kung gusto niyo mag-avail ng book na yan, e-book, i-send niyo lang sa akin, mag-email lang kayo sa akin para ma-send ko sa inyo. Mabasa niyo rin. So, yung pag-uusapan natin ngayon is yung building wealth and asset accumulation. So, and the effect of taxes and inflation on purchasing power, the wealth formula, cost of waiting, mutual fund, saka rate of return. So, ayan, ako nga pala uli, si Michael B. Maneklang, isa ako sa financial educator ng IMG, isa rin ako sa entrepreneur o investor ng IMG. So, ayan. Bago tayo magsimula, palagi natin ginagawa. Siyempre, huwag niyo akong kakalimutan na i-like, i-comment, saka huwag niyo kalimutang i-share, subscribe, saka click yung bell para sa mga iba pang update na video. So, ayan. Pray muna tayo. True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have. I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the Lord. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So, sana natin understand how money works. So, paano nga ba, ano ba yung pagkakaintindi natin, lalo na dun sa mga nasa age nung 30, 40, 50, yan. Siguro sama na natin yung 18 to 20. Ano ba yung pagkakaintindi natin dyan, how money work. Kasi minsan, gaya dun sa una kong presentation, kailangan natin tayo ang magtrabaho para kumita. Which is yun naman talaga yung ginagawa natin ngayon, di ba? Itatrabaho tayo para kumita ng pera. Pero syempre, pagdating ng retirement age natin, dapat yun ang pinaghahandaan natin. Kasi dapat yung pera naman ang magtatrabaho para sa atin. Siyempre, marami ang tatanong, paano? So, ito yung mga simpleng formula na kailangan nating i-apply. Siyempre, hindi lang naman ito pang mayaman kasi ito yung formula na to, ito yung ginagawa nila. So, kahit na tayo ng mga nasa mga middle,
middle class o low classification ng parang yung estado ng buhay natin, kaya rin natin siyang i-apply. So, simple lang naman, sabi niya dito, yung money, kailangan sasamahan natin ng time. Tapos, dapat, alam natin yung rate of return. Siyempre, dapat alam din natin yung inflation. So, dapat, ang equal niyan is wealth. So, gaya natin, gaya ko nung una, nung hindi pa ako o kami nag-join sa IMG, siyempre, yung sa ganitong klase ng formula is wala din kaming ka-idea. Ang iniisip din namin, kagaya nyo, na pangmayaman na formula lang yan. So, dito kahit na maliit na bagay, maliit na halaga ng pera mo, kaya mo yang itabi sa araw-araw. So, sa mga nakaraang video na share ko sa inyo, makikita nyo naman dun kung ano yung mga kailangan nating i-classify. Ano ba yung mga hindi natin dapat patuloy na gagawin para makapag-save tayo. Yung mga bibili natin, yung mga hindi naman kailangan, di ba? Siyempre, ano kayo makapag-save? So, ayan. And understand how money works din. Yun nga, yung time. Siyempre, pag doon sa may mga iniipon ngayon, nakalagay yan sa ATM, nakadeposit yan, nakalagay sa bangko, kung saan man, sa ibang klase ng investment. So, dapat alam natin kung ano yung pinakahalaga ng cost of waiting. Kasi baka mamaya, hindi natin namamalayan, hinihintay natin na yung pera natin, ang alam natin, malaki na, pero sa dulo natin malalaman na wala na pala, yung bawas na. Ibig sabihin, imbis na tumubo, lalo ka pang nabawasan. So, yan yung dapat magkaroon tayo ng kaalaman. Yan yung kung bakit ganyan kapursige si IMG na makatulong, na makapag-educate ng mga families, lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa 18 years old. Nagtatrabaho, na pwede na kumikita na, siyempre, maturuan sila hanggat bata. 5 years old na, pwede na yan eh. Diba? Makapag-invest, maturuan mo na mag-invest, mababang halaga lang. Ganun lang, kasimple. So, tuturo ko sa inyo yan. Understand how money works. Kung mapapansin nyo dito sa ano na to na presentation na video na ginawa ko, makikita nyo merong nahati sa dalawang dadaanan, isang early at saka isang later. Ito realidad na buhay kung bakit ko siya na naisipan na ito yung sample. Parang sinasabi natin kung sa ngayon na sitwasyon, tatakbo tayo ng ganito o lalakad tayo sa dalawang dadaanan na yan, meron tayong mga nakakaugalian na sinasabi na saan na muna yan, hindi pa naman yan importante, dito muna tayo. Minsan, yung mga Pilipino, ganun eh, di ba? Akala natin yung hindi importante, yun pala yung pinaka-importante. So, mapapansin nyo dyan, silang dalawa, parehas merong investment na 20,000 na merong 6 na taon na pagsisave na dapat ikita sila ng 120,000, di ba? Na merong parehas na 12% Ayan.
na merong parehas na 12% na interest. So, yung kikitain nila pagdating ng 60 years old or sa atin, tayo ngayon, kung nasa edad tayo ng 40, 50 pataas, yan na talaga yung totoong mangyayari, di ba? 60 years old yung retirement age, age na talaga natin. So, kung 60 o mas maaga pa ng konti, mga 54, kung gusto nating mag-retire ng mga ganyang edad, dapat meron na tayong inuumpisahan ngayon. Yun yung kung bakit ko siya ipinupush sa inyo. Kasi dun yung ano yan, dun yung mararamdaman kapag nag-exit na tayo ng work, lalo na yung mga tatrabaho ngayon, di ba? Yun yung palaging sinasabi ko sa video na huwag tayong huwag tayong aasa sa mga relatives natin, mga anak natin, sa mga kin natin kung nag-aalaga tayo o meron tayong kasi naman na meron tayong tinulungan na i-expect natin na tutulungan din nila tayo pagdating nung retirement age natin na tayo naman dapat para sa atin naman ma-enjoy natin yan. So, huwag nang i-expect ng malaki yan kasi hindi talaga yung mangyayari. Siguro, kung mangyayari man yun, ilang porsyento lang. So, hindi naman ibig sabihin hindi ka matutulungan. Matutulungan ka, pero yung gusto mo na gawin mo para sa sarili mo, sa retirement age mo, hindi mo na yung magagawa kasi limitado na lang ang hawak mo. Sabihin, limitado yung kakayanan mo na magawa mo yun kasi kulang ka na sa financial. Yun yung sinasabi natin. Kung mapapansin nyo dyan, yung early, bakit pagdating niya ng age 60 niya, 7,651,410 yung amount ng pera na makukuha niya. Si 60 years old, bakit 3,876 lang? Ang laki ng diferensya, di ba? Kasi dito tayo sa dalawang to, sa dalawang araw na may nakalagay. Ito yung early, yung maagap, yung nag-umpisa ka agad, nag-execute ka agad. Si later, dyan pumapasok yung gaya na sinabi ko kanina na wag muna. Yung term na ano kasi, yung procrastination di ba? Dyan tayo, yan yung talagang kasama natin, pakampal natin na salita. Yan dapat yung alisin natin. Tandaan nyo, ang video na ito na ginagawa ko, hindi ito sa mga taong may mga kaya, may mga ganda ang sahod, regular sa kumpanya, o magaganda ang posisyon sa kumpanya. Kahit na sabihin natin magaganda ang posisyon nila sa kumpanya, hindi din naman na, kahit sila, hindi naman din nila mapangahawakan na yung position nila at saka yung naipon nila is sapat na. Kasi yun nga yung sinasabi ko kung ano ba yung halaga ng mga kinukuha nilang mga pagtatabi o pagsisid. Doon lang nila malalaman yan sa dulo. Kaya nga diba sabi ko dun sa nakaraang video ko, aralin nyo maigi yung mga kinuha nyo mga sinisid ng pera. Kasi baka mamaya, bis na lumaki yan, lalo pang kayong sasamaan loob kasi bakit ganito, bakit ganyan, di ba? Ganun eh. Kaya dapat maging maingat. Dapat ganun yung mangyayari sa atin. So, ang nangyayari dyan, yung early at saka yung later, ang pinaka-difference nyan, malamang 6 years yung pagitan nila. Malamang nag-delay ito ng ito, si later nag-delay bago
Late na siya nagsimula. Late niya na na-realize na tama pala, dapat pala nagsimula na ako. Yan yung kung bakit ko to gustong ipaintindi. Kasi syempre, kaya nga lang sabi ko kanina uli, ulit-ulitin ko, magpasalamat tayo, na-bless tayo kasi meron tayong mga permanenteng trabaho ngayon. Or nasa ibang bansa tayo, yan. Paano pag wala na tayo sa ibang bansa? Paano pag wala na tayo sa regular na employment natin, di ba? Hindi naman habang buhay nandyan tayo. Kahit na sabihin mo na nasa ibang bansa ka, isa ka ng yung permanent address na doon para talaga sa kanila, hindi mo pa rin masasabi kasi ibang bansa yan eh, iba naman yung talagang kung saan ka lang galing. Dapat isa yon sa makikita din ng mga kababayan natin na akala nila save na sila, safe na sila. Kasi marami pa silang hindi nalalaman. So, yun yung dapat maintindihan nila. Sa mga nanonood ng video na to, kung mapanood nyo siya, sana tapusin nyo. Huwag nyo siyang skip ng skip. Kasi may mga bagay na mapupulot at mapupulot kayo. Ganyan yan. At ma-i-apply nyo sa sarili nyo. Sa mga anak nyo nga na 5 years old, pwede nang turuan yan. Lalo na yung mga long term. Ay yung mga investment na mabababa lang yung annual. So, dapat ano, maging ano tayo sa panahon ngayon kasi lahat nagbabago. Yan, the power of compound interest. Sa mga video na share ko sa inyo, nabanggit na natin to. Sabi nga ni... Ito lang ang ano eh. Ito si Lolo... Si Lolo Albert Einstein. Malamang nung nakuha niya yung formula na to, naikaskid man o naishare niya sa mga pinakalululuhan natin. Kaso nga lang, hindi siya nakarating sa atin ng maayos. Kaya ang karamihan sa atin, ang alam natin kapag nag-invest tayo sa ganitong vehicle, safe na tayo. Safe na yung pera natin. Pero hindi natin nalalaman na meron palang mas maganda pa pala na tamang pagsisilan. So, ganyan. Sabi nga ni Lolo Einstein, yung rule of 72, para hindi ka mawala sa nilalakaran mo, dapat naiintindihan mo yung ini-execute mong pera. Kasi, kapag ang nangyari, lagay ka lang ng lagay sa mga vehicle na wala ka naman masyadong idea, konti lang ang idea mo, hindi mo talaga alam yung pinaka kasagad-sagaran ng policy na yan, doon tayo malilintikahan, di ba? Doon yung masasabi na kaya, di ba, ng mga nakaraan taon, na marami nagreklamo kasi ganito, ganyan, ganyan, yan. Yun yung isang example. So, ulitin ko, ano man yung meron sa inyo ngayon, reviewin yung maigyan. Kasi baka mamaya, meron kayong hindi nakikita. So, kung meron na kayo niyan, hindi masama na umpisahan nyo din to kasi dun yung mapagkukumpara yan eh. Pagdating nyo ng dulot, wala. Masasabi nyo, tama nga naman yung mga napanood natin sa video na yan. Siyempre, ang sinasabi niya dito, yung kung paano natin malalaman na yung pera natin, ikikita sa ganung halaga. Ang sinasabi niya, yung 72 divide mo sa interest rate equals number of years to double your money. So, meron ako yung papakitang mga percentage na dapat makita nyo maigi. Kaya dapat huwag kayong aalis kasi namimiss nyo yan. Ito yung formula ni Lolo Einstein. Yung rule of 72. Meron daw 4% na
na binibigay ang isang bihigulo na pinaglalagyan natin ng pera, na dodoble yung pera natin sa loob ng 18 years. O, balikan natin yung kanina. Tingnan mo to, 72, kunyari, ang pera mo nag, sa isang taon, sabihin na natin, 1% ang kinikita niyan. So, ibig sabihin, 72 divided by 1, ilan? O, di ba? 72. Ibig sabihin, ang pera mo dodoble sa edad mo ng 72. Eh kung ang edad mo ngayon, ulitin natin, ha? Ang edad mo ngayon, pinakabata na 20, magandang nagsimula, kasi 20 plus 72, 92, sa tingin mo, aabot pa ba yung, aabutin pa ba natin ang buhay yan? Diba? Hindi na. So, yan dapat maging ano kayo dito, magising kayo dito sa katotohanan kasi marami sa atin hindi natin naalalaman itong ganitong formula. Ayan kung bakit na andito si IMG. Si IMG, maraming mga kaalaman na tinuturo. Hindi siya, sorry naman, pero yun talaga eh, hindi siya benta-benta. Kasi edukasyon ng bawat pamilya ang tinuturo dito sa kanya. Sinasabi dito, ang pera daw niya dodoble sa loob ng 18 years na ang tumutubo ay 4%. Tignan mo, sample, 29 years old, nag-invest siya ng 100,000. So, kung kukumpitin mo yan, 72 divide 4, ang mangyayari sa kanya, yung pera niya, dodoble ng sa 100,000 na in-invest niya, dodoble yan sa loob ng 18 years. So, kung 47 years old na, dodoble ang pera niya, kung in-invest niya 200, yan, yan dodoble yung pera niya. Eh, sa tingin mo, buhay pa tayo niya? Siyempre, hindi na, di ba? So, sayang yung mga pinagdadalhan natin sa mga pinaglalagyan natin ng pera sa mga vehicle na hindi natin nalalaman ang tinatakbo. Ayan. Meron pang isa, ayan, 65 years old, dodoble daw ang pera niya. Kaso, nasa halagang 400,000 lang. Yung 29, 100,000, sa 4% interest, yung 47 years old, 200,000, sa 4% interest, pati 65 years old. So, yung isa naman, yung isang bilikulo, nagbibigay siya ng 8%. So, ulit-ulit, 72 divide 9, divide 8 equals 9 years. Ibig sabihin, every 9 years, dun dodoble ang pera mo. Isa-same pattern lang natin. No? Okay, no, 29, 100, 38 years old, 200, 47, 400, 56, 800. Pagdating mo ng 65, 1,600,000, di ba? So, malaki na yung difference nila. Patingin mo ba dyan? Dyan na kayo mag-invest kung may 8% kayo nakita? O, yan yung sinasabi natin. Kapag mayroong nag-aalok sa atin ng mga ganyang klase ng dodoble ang pera mo sa loob ng 3 taon o 3 oras, ay nako, mag-isip ka. Ganyan. Tandaan nyo lagi, kapag pinasok nyo ang isang bagay na mabilis kinikita ang pera at lack of financial education kayo, maniwala kayo sa hindi, ang perang hawak-hawak nyo ngayon, kapag hindi nyo yan na-control, mawawala lahat yan. So, sayang, sa mga nag-i-invest sa mga stock market na yung mga sumisikat na yun, dapat kung kumikita kayo dyan, sabayan nyo yung education. So, kasi para pagka dumating sa punto na yung ini-invest nyo,
na mabilis nyo kinikita ay nakukuha nyo kaagad. Doon kayo matakot sa isang banda kasi hindi naman yan hamang buhay ganyan, ay hindi naman pamatagalan ganyan ang kinikita niyan. Kasi well, ano yung assurance nyo na sa mga anong klaseng company siya tumatakbo, ba? Diba? Baka mamaya hindi niyo na ang hindi niyo nakikita, tumatakbo siya sa mga mabibilis na kumpanya, eh big pagdating din sa ilang taon, biglang babagsak yan, di patay na. Di sama-sama babagsak tayo lahat, lahat ng mga investor, di ba? Katulad nung sinabi ko nung nakaraang video, yung sa bumili ka ng itlog, di ba? Eh, isa lang ang pinag-i-invest na mo, bumagsak. Siyempre, lahat yung bagsak na lahat. Hindi siya nakadiversified. So, ayan. Meron pa palang isa na nagbibigay ng 12%. So, kayo, alam niyo ba yan na may nagbibigay ng 12% na interest? Ako, at totoo, ngayon ko lang din nalaman to noong 2019. Kasi, ano yun, kung ako ngayon na sa mga nanonood na to, ang isip nga nila is yung duda, wag muna, susunod na yan, hindi naman yung priority. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, maling-mali ang mindset na ganun. Kung hindi nyo gagawin yung naisishare ko sa inyo. Yung 72, divide mo sa 12%, 6 years, every 6 years, dodoble yung pera mo. Kung nagsimula ka ng same age, tingnan mo ha, same age, nakita mo yan? Tingnan mo, noong 29, parehas kayo, 100,000. 35, mas bata pa to, 200,000. 41, 400,000. 47, 800. 53, 1.6 million, 59, 3.2, 65. Ito yung sinasabi ko. Pag dumating tayo ng 65 years old at inumpisahan natin to ng mas bata, nako po, masasabi ng mga anak sa magulang, malaking pasasalamat nila yan kasi namulat sila dun sa tama. Ito yung maganda. Lalo na ngayon sa mga nag-iedad ng 40, 50, 60, hindi pa huli, di ba? Hindi pa huli yan kasi kahit na paano, meron ka pa rin makukuha dyan. Hindi katulad nito ng 8%, pagdating mo ng 65, eh yung 1.6 million pang 53 years old ng 12% na interest, eh, di ba? So, malaking tulong yung ano yung ganitong klase ng kaalaman. Sabi nga ni Eddie, you know, kung yung 4% at saka 8%, 8%, 4% lang halos yung nagiging difference sila. Nakikita mo yung 12%, di ba? Halos 6 times, 16 times. Dapat maging, ano, maging maingat kayo. Sabi nga ni Lolo Einstein, it is not enough to save money, we need to grow it. Huwag natin yung ano, patulugin sa mga vehicle na bahala kang tumakbo dyan. Pagdating sa dulo niyan, hindi mo namamalayan, nababawasan na pala yung ini-invest mo. Diba? Yan. Yung isang masakit. Madi-discuss natin yan din dito. Makikita niyo mamaya. So, yan, inflation. So, dapat, kasama din sa mga iniisip natin to, lalo na yung mga nagsisimula mag-invest, di ba? Dapat kasama yan. Sabi niyan, a general increase in prices and fall in the purchasing value of money. Sabi nga nung mga nakakausap natin noong 2003 na ang pamasahe lang is 4 pesos. Noong 2013, naging 8 pesos dahil sa inflation. Sabi naman dito, yung average inflation rate, kaya naging 5 yan, nilagay na lang natin, sinet na lang natin sa 5. So, nagdalaro yan, mga 4 point something, ganyan. So, dapat kasama yan sa mga pinag-i-investan natin kasi
Ano man ang mangyari dun sa pera natin, hindi pa rin tayo matatalo kasi nasa tamang vehicle yung pinaglalagyan. So yan, yung bigas, o, diba? Noong 2003, 18 kilo, 18 pesos per kilo, diba? So ngayon, yung baka yung sandalo, 2 kilo na lang yan, eh, diba? Eh, paano pa yung mga susunod? So, dapat magising kayo kasi hindi pwedeng huwag yung ikabit sa katabi nyo o sa isip nyo na wag muna yan, mamaya na yan, susunod na taon na lang yan. Ako, maniwala kayo. Yan, the effect of taxes and inflation. So, ito example. Sabi dito, kapag mayroon kang 30,000 ngayon na sinave mo sa deposit account, makikita mo kung magkaano yung malulus sa'yo every year. Ayan. So, dito ko ito kinuha sa malaking halaga. Paano pa kaya? Ibig sabihin, kapag mababa to, mababa din ang loss mo. Pero kapag mataas, mataas, mataas na pataas ang nilalagay mo, lalong lalaki ang loss mo. So, tingnan mo ha. Sabi niya, paano? Kapag nag-invest, ang amount na sinave mo is 30,000, sabihin na natin, 25% yung kikitain niyan nung 30,000. Ibig sabihin, 75, di ba? Isama natin yung less withholding tax sa 20%. So, 15 pesos, di ba? So, yung net amount after tax niyan, magkano na natira sa'yo? 3,060. Dito sa figure na to, masasabi mo ba na tumubo ka na o kumita ka na? Per year yan ha, per year. So, dyan, hindi yung pumasasabi. Okay, tingnan mo ha. Siyempre, may sasama natin dyan yung less inflation at 5%. Sabihin na natin, 30,000, 60. I-multiply natin yan dun sa, ano, nadidibay natin yan dun sa 5%, di ba? So, 1.5 yung automatic na mapapawas, di ba? So, magkano na lang yung kikitain mo sa loob ng isang taon? 28,560. Eh, ang laking pera na ito, di ba? Paano kung malaki pa lang malaki yung nilagay mo dun sa mga vehicle na hinayaan mo lang na sila yung magpatubo, di ba? Ito yung sinasabi. Kasi ito yung sinasabi na lack of education. Hindi ibig sabihin, hindi tayo nag-aral. Ganun yun. Ang sinasabi lang, kaunti lang ang kaalaman natin pagdating sa pag-handle ng pera. Kasi nga, nasa mindset natin, sige, larga dito, larga dyan, yan. Ganyan yung mindset natin eh, di ba? So, kaya minsan, nasasabi natin, pangmayaman lang yan. Bakit? Eh, pwede naman pala natin i-apply yung formula nila. So, walang, parang sinasabi, walang sinisino yung formula na yan. So, masasabi mo ba dyan na win ka? Sa tingin mo ba, win ka dito? Eh, kapag ka ganito ang pera mo na sa loob ng isang taon, yan na kaagad yung natalo sa'yo. Paano pa kaya yung mga susunod na taon? Tingin mo ba 30,000 pa rin yan? Siyempre, hindi na. So, dito pa lang, sa ganitong klase na pinaglalagyan mo ng pera sa vehicle na yan, talo ka na. So, ayan. Uulitin ko ulit. Si IMG, tinuturo niya ang edukasyon pinansyal. Tinuturo niya rin sa atin kung saan tayo tama maglalagay at nag-invest ng pera. Yan yung itinuturo niya. So, dapat dito sa ganitong klase ng example, ma-realize nyo na oo nga. Kasi kapag ang na-realize nyo, eh, joke-joke lang yan. Wala mam.
Pagdating sa dulo, kayo yung magiging jok-jok. Yan. So, ayan. Sa mutual funds, may tatlong concept. Nakikita niyo ba yung mga company na yan? Yan yung mga blue chips company na talagang malaki ang ano, yung mga company na hindi yan basta-basta babagsak. Yan. Halimbawa, nag-invest ka, meron diyang isang bumagsak. Sa tingin ba yung ina-invest mo, mawawala? Siyempre, hindi. Hindi yan basta-basta mawawala. Kasi nakaanin na diversify yung pera mo. Ganyan si mutual fund. Hindi niya yung ini-invest sa isang basket lang o sa isang vehicle. Ini-invest na yan sa mga iba't ibang basket o vehicle para yung mga investor, hindi sila matatalo. Kumikita pa rin yung pera nila. So, yung tatlong concept, yung concept number one is ownership. Yung number two, number of shares. So, long term. Yan, mga pang long term yan na mga blue chips company. Uulitin ko uli. Sa mga nagtitrading, dapat maging maingat. Kung ginagawa niyan, maganda yan. Pero dapat dagdagan nyo, samahan nyo ng financially educated. Kasi para habang kumakabig kayo ng kumakabig ng mga pera dyan sa mga ipinag-iinvestan nyo sa mga online investment, na ilalagay nyo na siya ng tama. Kasi kapag yan, hindi nyo nilagay ng tama sa tamang vehicle, maniwala kayo sa maniwala. Mawawala din yan. Kasi hindi nakaporma ng tamang pundasyon yung mga nakukuha, nahahagin nyo, di ba? Yung nakukubra nyo. So, ayan, may ownership. Siyempre, kunyari, ikaw, nag-invest ka. Isa ka sa mga, ano, sa mga stockholder ng mga yan. Number of shares. Lahat yan, meron ka, sigurado, magkakaroon ka. Long term yan. Siyempre, mga company na yan, hindi naman yan basta-basta mawawala. Diba? Kaya huwag kayong matakot kasi huwag yung isipin na makakatulad tayo dun sa mga na-scam na mga ano. Siyempre, panahon yan. Kung kayo nagmadali, kaya nga sabi ko kanina, di ba? Kung magmamadali kayo na kumita ng pera, asahan nyo yung magiging kapalit niyan. Mawawala din yan kasi nga kulang sa kaalaman. Ayan. Tingnan nyo to. Yung money cost averaging. Example natin. Yung monthly contribution na nag-i-invest ka lang 100 pesos sa loob ng isang buwan. Every month. Sa loob ng 6 na buwan. So, magkano yung contribution mo? 600. So, yung price per unit mo niyan, ganyan mo siya makukuha. 100, 50, 25, 20, 20, 25, 50. So, syempre, part ng ano yan, ng inflation. So, ang bawat shares na makukuha mo sa kanya, 1, 2, 4, 5, 2, 4. Ibig sabihin, sa 6 na buwan, ang makukuha mong total ng share is 18 share. So, meron ditong isa pa para mas maintindihan nyo. Tulad yan, kung nag-invest ka ng 100 na ang presyo niyan per unit 50 pesos, eh kung yung last share na napaglagyan ng pera mo, kumita ng 900 total value after 6 months, di ba? Meron naman dito, paano kung yung 900 total value mo after 6 months, siyempre, part ng inflation, so nag-negative siya o nabawasan siya ng total contribution, naging 300 gain after 6 months. So, yun yung sinasabi ko kanina. Hindi ka dito masisiro. Talagang bumababa lang, normal. Kasi ano yung part ng inflation. So, kung titignan mo, yung 18 shares mo,
50% over 6 months or 8.33% per month. So, yun yung kagandahan, di ba? Hindi ganyan basta-basta matatalo. Kaya, alisin yung duda, takot, yan. Is, baka scam yan, di ba? Ako, sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo. Mas maganda yan, umpisaan nyo na ng mas maaga. Yan, the secret of the wealthy is now available to you. Siyempre, gaya nga ng video na ito, yung mga sumunod ng video, kumbaga sa ano ni Lolo Einstein, kung meron man siyang hindi na-share sa mga lolo-lolohan natin na hindi na-ikaskid o na-share din sa mga magulang natin o ilan lang yung nakakaalam, ito malalaman nyo, di ba? Sabi dito, a mutual fund allows the coverage person to have equal investment opportunity with the wealthy. So, yan, walang mayaman na pwedeng makagawa lang ito. Sa maliit na halaga ng pera na itinatabi natin, pwedeng kumita yan. Mutual fund allows many investors to pool their money. Professional money managers invest in diversified portfolio of securities. They invest the pool assets in many different companies in variety of industries. Yung sinasabi ko kanina. Dito, kapag nag-invest ka sa mutual fund, baka kasi ang iniisip nyo, para tong babantayan mo, ay hindi mo babantayan kasi meron tayong fund manager. Nakikita nyo dyan sa likod ko, ayan, yung Rampbear, siya yung fund manager natin. Si Soldibo, siya yung company na pinag-i-investan. So, hindi kayo, ano dyan, hindi kayo yung sinasabi na babantayan nyo pa, wala akong time dyan. Hindi. Kasi ang gagawin mo na lang, tuturuan ka. Pag natuto ka, ibig sabihin ng tuturuan ka, i-educate ka muna. Kapag na-educate ka na, dun yung papasok, yung mag-execute ka. Kasi kapag hindi ka nag-execute, sayang yung knowledge na napulot mo. Kasi may kasamang duda. So, pag nag-execute ka, dun mo malalaman o masasabi na, oo nga, tama nga naman pala. So, hanggat pinapanood nyo lang ang video na to, hindi nyo i-execute. So, nasa sa inyo yung tamang vehicle. Kayo mismo ang nagda-drive yan. Kayo mismo ang nag-delay. So, as investor, you own shares in proportion to your investment. You receive proportionate share of any earning on the investment of the funds. So, ayan, pag naging isang member, nag-invest ka na sa mutual fund, hindi mo naman din masasabi na paano ko malalaman. Siyempre, malalaman mo kasi magkakaroon ka ng account dyan. Bibigyan ka nila yan. Siyempre, hindi naman yan na parang nagbigay ka na ng pera dyan, napatabuin mo na yan. Parang ganun, hindi. Makikita mo kung paano tumatabo yung pera mo. So, ayan, mutual funds are usually classified into fund or fixed income. Ito yung sinasabi na fund that invest in government securities. So, mayroong klase ng ganitong investment. Halimbawa nito is si SSS. SSS, yung mga pera na sinishare natin, ini-invest din nila yan sa mutual fund. So, kung salamat tayo kay sa ganung klase ng government kasi yung perang galing sa ibang tao ini-invest nila sa mga company na tayo rin naman kahit o paano na ikinaman. Pero kung iisipin natin, pwede tayong maging direct. Ibig sabihin, o katulad yan, yung sinabi ko sa inyo kanina, mag-aral ka lang, tapos mag-execute ka, ibig sabihin, ikaw na isa sa stockholder, ikaw na papatakbo ng pera mo. Hanggang sa hihintayin mo yung pera mo na yung
pera mo na ang magtatrabaho sa iyo. So, meron yung stock equity, and yung funds that invest in variety of stock equities. Meron ding balance na sinasabi. Yung combines profitability of equity investment and the stability of fixed income instrument. So, maraming kaalaman na mapupulot kayo kay ING. Hindi lang yan yung naririnig nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga nag-join na hindi nagtuloy. Yun yung isa sa mga bagay na parang ganito lang yan eh. Pagsakay mo, nagbayad ka. Yung pagbayad mo, ano nangyari? Sumakay ka lang. Pero hindi mo inalam kung saan ruta pupunta yan. Yung sinasabi. Yung sinasabi na minsan nawawala. Ibig sabihin, kasi tama nga naman. O, nangyari, pupunta ka sa isang lugar. Hindi mo naman alam yung pupuntahan mo, pero sumakay ka. So, saan ka pupunta? Di ba mawawala ka? So, walang pinagkaiba yan dun sa nag-execute, tapos hindi naman nagtuloy-tuloy. So, yun yung mga sumakay lang ng basta-basta. O, sige, sakay ako lang. Ah, hindi, wala naman pala eh. Hindi na lang pala totoo yan sa IMG. Ano, gano'n? Huwag kayong maniniwala sa gano'n. Kasi yun yung mga tao na hindi nila inintindi ng maayos, di ba? Kaya yun yung natuto ka nga, pero kulang pa kasi nga hindi nila inalam. Parang katulad yung sa mga insurance, di ba? Yung mga policy, yung sinasabi ko eh. Dapat ano, maging aware. So, ayan. The advantage of mutual funds. So, professional fund management. Diversification, yan, nag-diversify yan sa mga company, ayan, yung mga nasa likod ko dyan, yan nag-diversify yan. Liquidity, okay, mag-alala, liquid yan, pwede mo yan withdrawin in case of na emergency, pero gaya nga dun sa sinabi ko sa mga nakaraang video ko, kailangan ng investment, hindi mo yan withdraw basta-basta. Dapat meron kang sinisimula na magandang pundasyon. Yun yung long term. Para pagka nag-iipon ka, habang nag-iipon ka, hindi mo basta-basta magagalaw. Kasi, ano yan eh, ito yung gagamitin mo pagdating mo ng tamang panahon. Diba? So, low investment minimum, hindi ba alam? 1,000 pwede na mag-invest. Okay, sinasabi ko sa inyo. Yung sa Solvibo, 1,000 pesos, pwede ka na mag-invest dyan. So, sa halaga na yan, monthly, pwede ka mag-monthly ng 1,000. So, malaking bagay pa ba yun sa inyo? E, pwede mo lang sa mga nagtatrabaho, pwede mo lang, ano yun eh, itabi 500 per month. So, mag-invest ka na ng 1,000. Siyempre, bago ka makapag-invest ng 1,000, kailangan mag-aral ka muna. Aralin mo muna. Kailangan maging financially educated ka muna. Siyempre, kapag naging financially educated ka, kailangan mag-execute ka. O, saka ka ngayon makakapasok yan. Ganyan siya kasimple. So, ease and convenience. Siyempre, saan ka mo makakakita? Online, di ba? Tayo ngayon online na. Marami na ngayon nagsusulputan na online. Darating yung araw, puro online na yung mga transaction natin. So, dapat na ano, magising tayo dun sa katotohanan. Kasi hindi pwedeng yung meron tayo ngayon, yung pa rin yung bit-bit natin dun sa dulo. Dapat hindi na. Kasi nagbabago lahat. Exceptional past return, di ba? Dahil naman, kasimple. So, dahil nakita na natin si Ismail, ibig sabihin, nakatapos na tayo. So, sana yung mga senior ko, marami kayong napulot na pwede nyo i-apply sa sarili nyo buhay. Lalo na yung mga nakikinig sa ibang bansa, na nakatulong ako sa inyo. Ang mga nandito lang sa Pilipinas, sa ibang lugar, nakatulong din ako sa inyo. Ano man yung na i-share ko na sa video na to, dapat mag-execute kayo.
Ayan, ang gaya ng mga video ko, sinasabi ko lagi, ito yung dashboard ko, ayun yung investment na sinasabi ko, ayun yung 1,000, so Fidelity Life, no, kasama tayo sa Fidelity Life, ang Fidelity Life, uulitin ko, para siyang Saint Peter. Kapag nag-member ka kay IMG, mag-a-add ka lang ng 500. So, ibig sabihin, lifetime ka na dito. Magiging lifetime ka kung i-renew mo yung account mo. Ganun lang naman yun, di ba? Gaya ng paliwanag ko sa kanakaraang video, para lang tayo nasa SNR. Kung gusto natin maka-avail sa mga produkto nila, kailangan member tayo. So, dito, kung titignan mo yung mga meron ka na, eh masasabi mo ba na lugi ka dun sa mga pag-execute na ginawa mo, di ba? O, tapos covered ka pa ng Everest Memorial, di ba? Concierge. So, Manila Bankers, o, covered ka na, 100 personal accident insurance. Yung nagsasalamin, kung nagsasalamin kayo, yung dalawang premium sa loob ng isang taon, free na yan. So, ano pa ba yung hindi nyo nagugustuhan dito sa dashboard na to? Kung nasabihin nyo na baka mamaya pinapakitaan ko lang kayo yan, hindi. Kumatanggi yan ng MO. Yan. Membership of Orientation. I-message nyo lang ako sa email na makikita nyo mamaya. Para ano, i-bible niyo ako o i-ano ako niyo sa Facebook para mapag-usapan natin kung gusto niyo talaga makita. Simple lang naman yun, huwag kayong mag-alala. Pag katungi kayo ng MO, hindi kayo doon pagbabayarin agad. Nasa sa inyo kung paano kayo mag-execute. Ang importante, maibigay sa inyo ng partial yung kaalaman na dapat matutunan niyo kaagad at malaman niyo. So, ayan, Kaiser International, ito yung sinasabi na yung long-term health care. Ayan yung 3-in-1. So, ayan, pag nag-member ka, ayan yung mga card na makukuha mo. Ayan din yung personal accident insurance sa Manila Bankers. Ayan yung 100,000. Ayan, so, dahil nang sinasabi natin ulit, huwag niyo kong kalimutan i-like, comment below dyan sa baba ng YouTube na pinapanood niyo. Tapos mag-share din kayo para makatulong tayo dun sa mga tao. Sa mga nasa ibang bansa, makatulong din tayo. Para habang nagtatrabaho sila dun, para sa pamilya nila, mayroong sila mapupuntahan yung pera nila sa tamang vehicle. Yan, subscribe, huwag niyong kalimutan. Tapos huwag niyong kalimutan yung bell para sa mga susunod pang video. So, ayan, hanggang dito lang tayo uli. Maraming salamat sa pakikinig niyo sa video na to. Makatulong ako sa inyo ng malaki. Ito yung email ko. Paki-type nyo lang yan sa inyong Google. Viber nyo lang ako. Huwag kayong mahiyang mag-viber. Text nyo ako dyan. Ayan yung smart, ayan yung loop. So, kita-kits tayo para mapag-usapan natin na kung paano natin masisimulan. So, maraming salamat sa inyo. Sa susunod na video ulit, huwag kayong magsawa na mapanoorin yung mga video ko. Maraming salamat. Bye!